Hi there, welcome sa ating panibagong Get Hired podcast in which I try to help you out when it comes to job interview questions. Today, we're going to talk about another question na pinadala ninyo through our YouTube channel. And if you haven't checked that out yet, you can go to www.youtube.com/teamlyka. That is T-E-A-M-L-Y-Q-A. You can also send your own questions and requests sa ating Facebook page. That is www.facebook.com/teamlyka. T-E-A-M-L-Y-Q-A. Today, we're going to talk about a question na marami sa inyo ang nagpadala. So I would want to thank muna si Matt Spalgon Balmes and King Castor among other people na nagpadala ng same question. That is why I figured out that we should talk about this kasi marami sa inyo nagpadala malamang, marami sa inyo na experience nito. And ang question na sasagutin natin today is, why should we hire you? So I hope you stay until the end of the podcast. I'm going to discuss all of my tips and hopefully you can construct your own answer to that question by the time we end the podcast. So we'll start with yung don'ts muna natin. We're going to talk about yung mga bagay na hindi ko nare-recommend na sabihin ninyo or i-discuss ninyo kapag naharap nyo tong tanong na ito sa isang interview. Okay? So the first thing na hindi magandang pag-usapan pag tinanong kayo ng why should I hire you is yung inyong mga kakompetensya sa posisyon. Whether you are going to apply for a position inside your company right now, so ibig sabihin you're trying to get promoted, or kung gusto ninyong mag-apply sa isang panibagong trabaho, I don't suggest that you talk about the candidates who are vying for the same position. So huwag nyo hahanapan ng butas yung mga kasama ninyo. Huwag kayo mag-point out na anything negative about them. Don't comment on their appearance or their educational attainment or anything like that. Huwag kayo mag-trash talk dun sa inyong mga kakompetensya. Kahit na sabihin natin na dun sa inyong company ay kilala mo sila and alam mo yung kakayanan nila or yung mga bagay na hindi nila kayang gawin, hindi maganda yung ugali na yun. And in, as I already pointed out in my other podcasts dito sa series na ito, hindi maganda to pull someone down just to help yourself up. Ang tinitingnan talaga ng HR is attitude more than your abilities. So make sure na hindi kayo magpo-put down ng kahit sino. Whether it's a previous employer, whether it's a fellow employee who is trying to apply for the same job, or yung mga candidates na nasa labas. Okay? So many times na notice ko to sa ibang tao, they would say things like, I think I'm the best at this position, I'm the best at this skill, just looking at the people who are outside, ganyan-ganyan, tapos kukompare na nila. So, how can you be an artist if your color coordination is not good? Ganyan-ganyan. Kasi I saw that he was wearing a blue shirt with red pants, yung mga ganon. Anything like that would turn that HR person off of yung kung ano yung kaya nyong gawin. So again, no trash talk. Don't tell the HR person anything negative about yung mga people na kakompetensya mo sa position. Okay? Another thing na don't would be to assume or to declare that you are the best at anything. Okay? Huwag mo sasabihin na ikaw ang the best at anything. Now, you can be really good at something, and that is something that we're going to talk about later kung paano nyo i-deliver yung inyong abilities and skills. Paano mo i-showcase yung sarili mo. Pero you cannot claim to be the best at one thing kahit gano'ng kakagaling. Okay? Kasi when you say that you're the best at one thing, you are basically saying na wala ka ng room for improvement. And hate na hate naming mga HR yan. Pag sinabi ninyo na the best na kayo sa industry na yon, eh bakit ka pa nandito? Bakit ka pa naghahanap ng trabaho? Kung the best ka, sana gumawa ka na ng sarili mong company, di ba? So don't claim na you're the best. Okay? You can say that you're great at it, you're good at it, pero huwag mo sasabihin na ikaw yung the best. Okay, nakakahiya naman dun sa mga bossing na nandun na sa mismong company, no? So imagine niyo if you're trying to apply for a position sa marketing, 'di ba? Sasabihin mo, I'm the best at selling stuff. Eh kung the best at selling stuff, 'di ba, hindi meron ka na sana ngayong sarili mong business. So kung nagsilalo na ako nagsistart ka pa lang, if you have parang maikli na work experience lang or kakagraduate mo lang, never claim that you're the best at anything, okay? So now we're going to jump doon sa ating mga do's, okay? There are a bunch of these that I want to talk about kaya very important to na i-discuss. Now, in order for you to remember better kung ano yung mga sasabihin ko, I made a mnemonic actually for you to remember this better and hopefully magawa ninyo yung sarili nyong answer. I did promise that I'm going to help you construct your own answer. Ayokong bigyan kayo ng generic na answer na i-memorize ninyo. Kasi again, hindi siya personal, hindi siya tailor-made sa kung ano yung kwento ng buhay ninyo. So pag binigay ko sa inyo yung answer ko, kung ako yung tinanong, iba yun sa kung ano yung sasabihin nyo kung kayo yun. Kasi ano yan eh, dapat may onting
tinge yan ng personal life story ninyo and yung personal discipline ninyo. So, again, very sad na I cannot really go ano deeper dun sa sarili, pansarili ninyong sagot as individuals. But I do hope that you consider making use of yung tools natin dito sa Anchor podcast, no? If you have the app installed, you can send messages, actually voice messages. And if you want to ask me to help you out sa certain thing, like for example, ito yung kwento ko, coach, ang nangyari sa akin was nag-drop out ako sa school, lumipat ako sa college na ito, tapos lumipat ulit ako sa isang college, paano ko yun i-explain? If you want me to answer anything specific like that, go ahead and send a message para ma-address natin sa susunod na podcast, okay? But right now, I'm going to give you categories na lang to help you form your answer. Okay? So, I hope you have a pen and paper handy. If not, that's okay. That's the reason why I put it up on the podcast para pwede nyo ito pakinggan kahit on your way to or from work or kahit nasa bahay lang kayo. And then, if hindi nyo hawak yung pen and paper right now, pwede nyo naman siyang balikan. But if you have anything kahit yung phone ninyo to take notes on, maybe that would be great para matandaan yung i-discuss ko. But again, don't worry. May mnemonics tayo. Ang mnemonics natin ngayon ay simple. Okay? It's just A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. So, yung ating alphabet lang, okay, na from A to F. Yun yung pinaka way nyo for you to better remember what I'm going to discuss today. Okay? So, the first thing that you're going to talk about when you answer this question is letter A, your abilities. So, ang statement mo is my abilities. Again, bakit abilities yung pinag-uusapan dito? We are in a very skills-based na community when it comes to hiring people. Okay? Ang priority na ngayon, not so much on the educational background, but dandun na dun sa skills. What can you do? Ano yung kakayanan mo? Do you have the right soft skills? Do you have the right skill set para dun sa trabaho na ina-applyan ninyo? And even though hindi nga siya actually sobrang fit dun sa job, if you have anything extra that you can bring to the table, makakatulong din siya. I remember when I tried to get into my first corporate job, one of the things that stood out dun sa aking interview was nakita nila na, yun nga, nagtuturo ako, although hindi naman educational yung industry na pinapasok ko. So, nakatulong yun sa pagsasolidify ng idea dun sa aking magiging boss na, okay, itong batang to, may potential to for growth dito sa company na to. And I remember towards the end of the conversation, he was actually selling the company to me. So nagkabaliktad kami ng pwesto. Parang siya na nagko-convince sa akin na, hindi, sige, tanggapin mo tong position muna na to. Maraming mga options sa'yo. Eventually, you can jump into yung training department. Pwede kang mag-certify sa ganito kasi ginagawa namin sa company na to. So yun yung magiging goal natin. Okay? Ipakita mo sa kanila na more than yung skills lang na required sa job, very open ka rin to learning new things and yung mga baon-baon mo magagamit mo rin siya. Anong skills or abilities ang magandang i-point out? Number one, you have to really prove that you're good pagdating sa language. Wala tayong masyadong wiggle room dyan, no? Dito na pumapasok yung ginawa ng aking dating friend na minemorize niya yung kanyang spiel, yung kanyang answers, no? Kasi dahil nga, again, hindi siya very comfortable with the language, minemorize niya yung sagot niya. So, kahit na ang position was for call center, customer service associate. Nakapasok siya, although hindi siya sobrang galing mag-English, kasi magaling siya dun sa sinagot niya dun sa tanong. So, ang panalangin niya, I remember sabi niya sa akin, na panalangin niya ay sana ang itanong sa kanya ay yung mga tanong na na-memorize niya yung sagot para makalusot siya dun. Kasi alam niyo, getting into the company is the easier part, actually, maybe easiest part pa nga. Pero staying there, going through the entire training and proving yourself through time, yun yung mas mahirap na gawin. So, again, prove na you are good pagdating sa English. Someone asked me actually kung anong gagawin kung kunyari tinanong ka nung employer in English, what do you use as your language pagsagot mo? Now, ang general rule dati is if they ask you in English, you answer in English. If they ask you in Tagalog, you answer in Tagalog. However, let's take that one step further, no? Lalo na if you're applying for a job sa isang proper company and your line of work would deal with talking to other people or making reports or anything like that na language related, I suggest kahit na
Tagalogin yung tanong, sagutin nyo pa rin siya in English. Mas maganda na lang yung ganun. Kasi if you stay on your English frame of mind, it'll be easier for you to answer the rest of the questions in English then. The thing with language kasi, okay, and this is also proven by psychology, no, na when we switch languages, nagsichange tayo ng personality. Nagsichange tayo ng frame of mind. Kaya the more languages that you know, the more personalities that you have, okay? Ang ibig sabihin nun is parang may switch sa brain mo when you switch languages. Kaya ang problema dun is, if pabalik-balik ka sa Tagalog tsaka sa English, magpapalit, mako-confusing brain mo. So I suggest just stick to English, lalo kung hindi ka masyadong comfortable, para naka-English mode yung utak mo. Now, to prove my point, if you look back into yung buhay ninyo, no, have you ever experienced na nagsasalita ka in English, tapos sa simula medyo awkward, pero habang tumatagal, parang mas nagiging comfortable ka dun sa language na yon. Ganun yon. You're going to have to parang sit in yung dun sa language na tinatry mong i-master. Kasi the more time you spend speaking that ng straight, the better it is for you. Kasi yung utak mo nag-a-adjust siya, ah, okay, naka-English mode pala ako ngayon. Parang nagpapainit siya na English mode ngayon. So make sure na you stay dun sa language na yun, sa preferred language. Maganda to prove that you're good at English kasi ang iisipin ng boss mo, ah, okay, hindi lang pala to pang counter, pwede rin siyang mag-present sa mga meetings, pwede ko rin siyang ipadala dun sa mga iba-ibang mga activities, pwede siyang mag-host ng mga events namin dito. And honestly, I don't remember kung ilang beses yan na ikwento na sa akin na makakatulong kung mapuprove ninyo na magaling pala to mag-MC or anything like that. Minsan yun pa yung nagiging dahilan kung bakit kayo i-hire kasi sabihin nung boss, ay, kung kukunin ko tong tao na to, siya na lang magpe-present, hindi na ako. So yung mga ganung mga bagay, matutulungan yan if you show yung skill mo sa language. Okay, another ability that you could show would be anything na skills-based. Kung marunong kayo gumamit ng Photoshop, marunong kayo gumamit, mag-edit ng videos, kahit yung mga skills na yan, makakatulong rin yan. Okay? When I started dun sa corporate company, one of the first projects nagpataas nung familiarity ng mga tao sa akin was those things, okay? Yung first, yung gumawa ako ng in-edit ko yung video for a project that we had sa company. So parang per department kasi merong mga parang competition, mini competition, and I was the one who had the idea to do yung presentation namin for the charity that we were sponsoring through a movie. So yun, nag-work out yun. Medyo nakilala ako nung mga bossing. And then yung other thing was when we were editing yung parang newsletter namin. So yung centerfold at saka yung the rest of the pages na nandun dun sa magazine, I was able to lay out yung spread na yon. So I remember that ang ginawa ko was, kasi pinag-usapan was tourism, eh, parang ganun, eh, mga festival sa Philippines. Since our company had a Canadian counterpart, ang ginawa ko, yung center spread niya, left side Philippine map, tapos right side yung Canadian map, tapos kinompare ko yung mga sites or mga parang equivalent. So kunyari may panagbenga tayo dito, flower festival, naganap ako ng flower festival sa kanya, sa kanila, tapos parang minamatch ko yung may equivalent na ganyan ganyan. So yung spread na yun, actually maganda yung naging resulta noon. I had some of yung ibang mga employees in Canada or yung mga bosses doon actually try to reach out and commend me about that. So again, these are skills na sa totoo lang malayo yun dun sa industry na ginagalawan namin. Pero since that's an additional skill, that actually helped me parang gain enough influence at saka positive attention din sa akin. So eventually, nung nag-uusap na about syempre promotion and everything else, may at least yun, nandun yung name mo dun sa pool na yun. Kasi nga again, because of these abilities and skills. So, maganda kung ma-showcase mo siya sa beginning pa lang ng interview. So, ang tanong ko would be, anong abilities ang meron ka? Anong programs na proficient ka at? More than the basics na Microsoft Word lang, kaya mo ba mag-format sa Excel? Kaya mo bang gumawa ng formula? Kaya mo bang maging i-prove na makakatulong ka sa efficiency?
Okay? That's a good thing to point out. Now, if you already had a job before, if kunyari na-awardan kayo or na-commend kayo regarding being early or on time all the time, sabihin mo, for the longest time, meron po akong 3-year record na akong, never akong tardy, never akong absent. That's also an ability, you know, that you can point out na na-award ka doon. Kasi yung bago mong employer, isipin niya, ah, okay. So, ganyan din ang gagawin niya sa amin. Makakatulong nga talaga siya kasi hindi siya mag-absent. So, yun, yung maganda. Talk about your abilities. Letter B, talk about your beliefs. So, again, you would have to emphasize na yung values mo fit dun sa values ng company. If very family-oriented yung company, talk about your family. And I see that as very important to this decision to try to get a job in this company. You can tell them na... Katulad ako, when I did my interview para sa internship ko sa SSS, one of the things I pointed out was that I studied in Quezon City Science High School. So, ang sinabi ko, nung tinanong yan sa akin, kung bakit sa SSS daw ako mag-intern, bakit hindi sa ibang kumpanya, bakit hindi sa ibang big name companies na private companies. I mentioned this. Ang sabi ko was, I grew up, diba? I was raised into believing that it's part of my duties to give back. Since the state provided for my education for 4 years in high school, we were told that after we graduated, it would be best if we could try to give back to the community, try to help our government, and make sure that all of the taxpayers' money invested in us would be fruitful at the end. So I really wanted to learn how the government works. I really wanted to participate. Especially now that I'm just starting out, I would like to see the inner workings of a government agency so that I can potentially see myself staying and giving the rest of my life to an institution just like this. So again, by saying that, well, actually, hindi naman eksaktong ganun yung sinabi ko, no? Pero along those lines yung sinabi ko. Ang sinasabi ko doon would be, ayun, na naniniwala ako na makakatulong ako kung nandito ako sa kumpanya na to. So, yung ginagawa nyo po, yung drive ninyo for excellence, drive ninyo for discipline, nai-imbibe ko yan. Gusto ko rin yan yung values na meron kayo. So, your beliefs should be aligned to that of the company that you're applying into. So, maganda yun na aralin. Again, go and check out their website, mission vision nila, ano yung values nila, and make sure na i-connect mo siya dun sa sayo. So that is yung letter B natin, yung beliefs. So again, A, abilities, B, beliefs. Letter C na tayo. Ang letter C ay certifications. Now, I cannot stress this enough, lalo na kung kayo ay bagong graduate. If there are any of you na bagong graduate pa, or kahit na hindi bagong graduate, kung kayo po ay may laktaw or mahabang gap sa inyong resume, the best excuse for you na nagkaroon kayo ng laktaw dyan, maliban dun sa practical reasons na wala naman tayong magagawa, would be if you chased a certification of some sort. So, kung kayo po ay fresh grad, kahit fresh grad ka, okay lang yan. Make sure lang na dun sa time na binigay mo sa sarili mo to rest, ay hindi ka naman idle lang sa bahay, hindi ka lang nasa bahay at nagmo-Mobile Legends, no? Hanap ka ng mga certifications na pwede mong makuha. So, attend ka ng mga seminars. Marami namang libre dyan. And if you follow me on my Facebook page, every time na I get the chance to speak in a seminar or a workshop, I always post it and announce it dun sa page. Para sa inyo, kung kayo ay naghahanap ng mga certificate, para makolekta kayo ng certificate. Kasi yung mga certification na yan, makakatulong yan para i-prove na hindi kayo yung tipo ng tao na tumutunga nga lang pag wala lang ginagawa. You're always achieving more or trying to chase more. Nung ako ay nag-stop from working, actually 2 months lang yata yung naging gap, nagpahinga lang talaga ako kasi right after graduation I worked in the same college that I graduated from for a bit, so nag-volunteer ako as staff, and then right after that, mga 2 months lang, wala pa nga yata, 6 weeks lang, lumipat na ako dun sa corporate company. But during those 6 weeks, ang ginawa ko was online, naghanap ako ng mga online courses na may mga certificates, tas kinuha ko yan. So, one of the things na I enrolled at was basic English. Although, syempre, meron naman ako talagang knowledge sa English, no? Mahirap yata gumraduate ng psychology nang hindi marunong mag-English sa dami ng papers na sinusulat namin tsaka mga readings. Pero kumuha ako nung gano'n na certification para, kasi online naman tsaka libre naman siya.
Okay? So, may mga courses na ganun, i-Google nyo na lang. One of the websites that we used before was Coursera. That is Coursera. Pwede nyo i-Google yun. Ngayon yata, hindi na free yung ibang certificates nila, pero meron pa rin ibang free. So, pwede kayong humanap ng ganun. Kung makahanap kayo related sa industry ninyo, makakatulong yun. When I started teaching din sa psychology, before I started teaching pa nga, nung iniisip ko pa lang sa utak ko na gusto kong magturo someday, nakolekta na rin ako ng mga certificates. So I took up yung psychology, and, the psychology of terrorism, the neuroscience of psychology, yung mga ganong klaseng mga short courses or certificate courses, kinolekta ko siya. And so I have an entire binder of them. So medyo marami-rami yung mga ganun ko. So nagsimula ako magturo, kasama yun dun sa mga certifications na pinresent ko. So one of the things that I taught when I was starting out was business English, kasi nga meron akong English certification. Tapos meron akong psychology of terrorism na course. It's an elective course for psychology students. Na, again, ang most of the resources that I got from, where I got my resources from were actually from the course that I took for free. Okay? So again, magtiyagaan yan sa paghahanap. Maraming mga ganyang mga websites naman online, para meron kayong buffer, okay? Makikita nila na, okay, marami palang mga accreditation to. Kung meron kayong mga organizations, kunyari kayo ay accountant, kung kayo ay psychologist, make sure na member kayo ng mga institutions na nag-gather ng mga kapareho ninyo. Kasi itatanong yan agad, okay, so psychology major ka, PAP member ka ba? Nag-attend ka ba ng convention? Kasi kahit na wala ka pang license, kahit dun sa PAPJA lang, sa junior na association, dapat member ka para kahit papaano merong nakikita yung employer mo na okay. So itong batang to, may thirst siya for learning. So again, gather certifications. So I'll try to post links na rin dun sa aking Facebook page. Hahanap din ako ng mga resources, so just watch out for those. I-like nyo na lang yung page if hindi nyo pa nalalike, para makita nyo yun. Kasi kung may kita ko mga free courses online, popost ko rin for you guys na makakuha kayo ng libreng certificate. Ang ginagawa ko na lang kasi, if mag-apply ako trabaho, tinitinan ko kung aling mga certificates yung relevant dun sa job position, tapos yun na lang yung pinipresent ko. Kasi iniiba ko rin yung resume ko sa every time na nahaharap ako sa isang kumpanya. So, depende sa kung ano yung na-applyan kong trabaho, yung itsura ng resume ko, tsaka yung mga certifications na nilalagay ko doon. Kasi pangit din naman na ilista mo lang 2 pages tapos wala namang relevant, di ba? Okay, so yan, certifications. So, meron tayo abilities, beliefs, certifications, and then D is diploma. Okay, ano yung diploma mo? Ano ba talaga tinapos mo? Now, someone asked me regarding this is senior high school. So, paano daw ipoprove na yung senior high school ay pwede nang i-hire? Actually, it's really going to be hard to transition kasi hindi sanay ang industry natin dito sa Philippines to deal with people na senior high graduates. But, what can you do? Okay? Again, babalik tayo dun sa C, certifications, tsaka A, abilities ninyo. Kasi kung kayo ay simpleng senior high graduate lang, walang experience, walang certification, walang mga seminars or workshops, hindi yan ganun kadali na makahanap ng trabaho. So, ang suggestion ko would be, TESDA. Okay, check out nyo yung TESDA. Maraming mga libreng courses or at least murang courses dyan. Kahit language courses man lang. Actually, language courses, sobrang in demand yan, no? Kapag kayo ay may alam na ibang language, whether Spanish and French or anything else, lalo na kung Asian languages, if you know how to use, how to speak in Japanese or Chinese, maganda rin yan kasi mas marami yung mga job opportunities na haharap sa inyo. So kahit nasabi natin senior high school graduate kayo, kung gusto mo maging skilled worker, pero if you know at least yung basics ng Korean language or Japanese language, mas madaling bumukas yung mga pinto sa inyo, lalo na when it comes to work abroad. So make sure na tingnan nyo yung mga certification na kung ano yung makukuha ninyo. Funny story nga, dito sa bahay namin, dito sa barangay namin, may nag-offer ng barista training. And nung time na yun kasi, wala naman kaming masyadong ginagawa. Summer yata nun. So, syempre, pag teacher ka kasi summer, wala kang trabaho. So, me, my younger sister, and her best friend na professor sa UPLB, ang ginawa namin, nag-enroll kami dun sa free barista training. So, sa barangay ninyo, check nyo rin yan. Kasi yung mga konsehal minsan or yung mga congressman, nagpapaproject sila ng ganyan. Computer literacy o kaya anything na for free. Okay? Kasi wala ka namang babayaran doon. Pupunta ka lang, magdadala ka ng ID yata yun, tsaka picture, tapos makukuha mo na yung certificate mo after the course.
So, make use of those. Kaya nakakatawa kasi certified barista ko, although I didn't actually learn anything from the workshop. Anyway, that's another story for another time. Pero ang importante, ayun nga, again, meron ako nun. So, if at any point in my life, kailanganin ko na i-prove na pwede akong magbarista, kahit na wala akong alam, pwede kong ipakita may certification ako about that. Okay? So, again, diploma... very important yung diploma kasi course ang pinag-uusapan dyan. Kung senior high graduate kayo, ibawi nyo na lang sa abilities ninyo tsaka sa certifications. Pero kung kayo naman ay graduate ng 4-year course or kahit na 2-year course, balik kayo doon, okay? I-explain nyo, kailangan mo explain kahit papano, kahit in one sentence lang, kung bakit relevant yung job position mo doon, doon sa pinag-aralan mo, okay? When I tried to apply sa company, nung first time, syempre madali lang kasi psychology yung course ko. Tapos, ang na-applyan ko was HRD head. So, na-explain ko naman yung way ko into it. Although, student, ang challenge ko nun was studyante pa ako nung time na yun. So, wala pa akong diploma. Pero, in-explain ko na of all the courses or all the subjects na meron kami sa psychology, one of the things na I enjoyed the most was industrial psychology. So, yung part na yun, nakatulong din yun. Yung may-ari ng company was very open to hiring me kasi nakita niya mataas yung grade ko talaga dun sa subject na yun. So, again, make sure na yung diploma mo related kahit papano. Minsan, hindi ganun kadali, no? Minsan, kailangan mo explain ng kaunti. Katulad nung psychology ako, tapos nasa customer service ako. In-explain ko lang na part of our course was learning how to deal with different kinds of people, how to alleviate their stress, how to talk them into doing things or talk them out of doing things. Then, nakatulong din yun sa explanation kung bakit ako pwede sa customer service. So again, nasa pagpapaliwanag yan. Lahat ng bagay sa mundo ay nasa pagpapaliwanag. So make sure na makapagpaliwanag kayo well. Okay? So, again, the answer would be my abilities, beliefs, certifications, diploma. And then yung E natin is the enterprise. Yung enterprise, hindi yung spaceship sa Star Trek, no? Pero yung the enterprise or the company that you're trying to apply to, F, they fit really well together. So, yun yung ating mnemonics ngayon. My abilities, beliefs, certifications, diploma, and this enterprise fit really well together. So, yun yung E tsaka F. Okay? So again, ang kailangan mo i-prove more than what you know is how appropriate you are or how perfect you are for the job. Wala namang kasing perfect na tao. Pero you can be good or you can be perfect for the job that or the position that you're trying to fill. So, hindi mo kailangan i-put down yung ibang tao. Just make sure na ma-emphasize mo sa kanila na doon, para doon sa position na yon, you are really good. You're a really good candidate for that position. So, I hope kahit pa paano makatulong yan sa inyo. Again, just remember my abilities, beliefs, certifications, diploma, and this enterprise fit really well together. So, you can say that line and try to enumerate what you could. Okay, so ang malaking bagay talaga dito is research. If you are trying to apply for a job, tapos ang mindset mo ay basta magkaroon lang ako ng trabaho, it'll be harder for us to actually hire you. Pero kung mag-devote kayo ng enough time to research sa kung ano ba talaga yung kailangan dun sa position na yon, ano yung mga skill set na nire-require dun sa position na yon, mas magiging open yung HR na kunin kayo sa position na yon. So, mas maganda kung meron kayong kakilala dun sa kumpanya, magtanong-tanong kayo ano yung mga responsibilities and skills. Kung meron kayong job street na account, actually, merong mga listahan yon. Tingnan nyo agad yung hiring. Di ba merong description yan, may job description yan pag nag-open ng position sa isang kumpanya. Check nyo agad yung mga qualifications doon and then try to explain kung bakit kayo qualified doon sa yon. Mga bagay na yon. Ano ba yung mga tasks na ipe-perform? Meron ba kayong relevant na experience doon sa part na yon? So, yun yung magandang gawin. Okay? So, that's it for now. I hope nakatulong yan sa inyo. And I hope makatulong yan sa pagbibuild ninyo ng answer to sa question na ito. If you have any other questions, again, you can always send them here dito sa Anchor natin na podcast through yung message na button. Or you can go to www.facebook.com/teamlaika. Look for the post there where I try to ask kung ano questions na kailangan nyong sagutin ko. And also dun sa ating YouTube channel, www.youtube.com/teamlaika. Find the post doon kung saan nyo ilalagay yung inyong request na tanong na sagutin ko.
ko. Okay, so thank you guys for listening, and don't forget to follow this or favorite this podcast if you want to get notified kung lalabas na yung susunod natin na pag-uusapan. Kasi there are a bunch more of these. Ang saya ko nga kasi at least dito sa podcast, pwede kong i-churn out yung as much content as I could para maging ready kayo, kasi alam ko malapit na ang graduation, malapit na ang release na naman ng isang batch ng mga unemployed students na gustong makapagtrabaho. And hopefully, before ma-fill up lahat ng mga positions out there, you find the best position for you. So thank you guys. God bless. And I'll talk to you guys really soon. Bye for now.